Meron sa akin nagpadalang mga damit at isang kaibigan ko, pero ayaw niyang ipabanggitin yung pangalan niya. At maraming salamat sa mga damit na to. Subukan natin isuot yung isa. Maganda siya kasi manipis lang yung tela at saka kaganda pa nito ay plain lang siya. Subukan natin isuot. Salamat nito. Ibababa ko lang muna ito kasi ito yung dito ang topic talaga natin. Meron papakita sa inyo. Naalala ko pa nung nagtatrabaho pa ako sa isang engineering design services, isang consultancy sa Caribbean Island, malapit sa Miami, USA. Ang mga kliyente namin doon ay mga architect o yung mga architectural firm. Kung ginagawa namin, kami yung nagdi-design ng structural, kumbaga yung size ng footing, ng poste, ng slab, kung gaano kalalaki. Ang ginagamit naming sukatan doon ay English system or mas kilala sa kanila imperial system. Sa atin kasi sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay metric system. Kung mapapansin nyo, dito sa taas, ito yung mga numbers na malalaki na 1, 2, 3. Ito yung inches. At saka dito naman yung feet. Yun yung English system or imperial system. Sa baba naman, ito yung mga numbers dito ay millimeters, centimeters, or meters. Yun ang metric system. Kumbaga, yun ang ginagamit natin sa Pilipinas. Nasanay tayo. Kaso nga lang, sa Pilipinas kasi nakakalito, ginagamit natin ay millimeter, centimeters, pero pag bibili ka ng materials, ang ginagamit natin ay English system. Halimbawa, bibili ka ng tubo na ang diameter niya ay 2 inches. So inches yun, ay imperial yun o English system. Bibili ka ng drill bit, mayroon nakalagay dyan 1/16, 3/16, or 1/8 or 1/4. Lalo lang sa mga furnitures, kung bibili ka ng plywood or bibili ka ng mga panggamit ng kumbaga karpintero, ang ginagamit nila doon mga inches or feet. Kaya nakakalito. Kaya ang gagawin natin ngayon sa usap, kumbaga usapan natin dito ngayon ay kung paano bumasa ng measuring tape or metro. Gawin natin itong simple na kumbaga basic na madaling maintindihan nyo. Kumbaga kahit na wala kayong idea, kung wala kayong background sa engineering, malalaman nyo kung paano bumasa ng metro. At kahit na balibalik ka rin, hindi nyo makakalimutan. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa channel na to, ako nga pala si Donald Diniega, isa akong professional civil engineer. At ang purpose ng video na to ay for information lang. Ang pag-uusapan muna natin ngayon ay English system o imperial system. Kung mapapansin nyo sa metro, ito yung sinabi ko kanina, yung sa taas. Ito ngayon yung English system, ito yung inches. Ito ngayon yung 1, 2, 3, ito yung inches. Kung mapapansin nyo, sa 1 inch, mayroon siyang limang iba-ibang haba na guhit. Ito lang yung tatandaan nyo para hindi nyo makakalimutan. Halimbawa, isang 1 inch na to, kung mapapansin nyo, mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 na guhit. Itong na mga maliliit na guhit, kung bibilangin mo lahat yan ng mga guhit na yan, ay 32 piraso yan. Dito, kung iuurong ko lang dito, mapapansin nyo rito yung guhit niya ay medyo, kumbaga hindi niya siya masinsin. Hindi katulad nito na parang mayroon pa siyang mga maliliit na line. Kasi dito kasi, itong line, itong 1 inch na to, 16 yan na line. Kumbaga, hindi lang pinakita rito yung bawat pagitan nito, mayroon pa dapat siyang line para maging 32. Kumbaga kung ito 16, pag nag-add ka uli ng another line ng 16, so magiging 32. Parang ito lang siya. So, titignan natin dito sa pinalaki ko lang siya. Ito yung ngayon yung 1 inch. Ito yung sinasabi ko sa inyo na limang linya. Ito yung 1, ito yung pinakamahaba. Tapos sumunod 2, 3, 4, 5. Ito yung tatandaan nyo. Kumbaga, meron siyang limang iba-ibang haba na linya. Ito yung 2, 4, 8, 16, at saka 32. Pag ito kabisado nyo, wala na kayong magiging problema. Umpisahan natin sa 2. Ibig sabihin sa 1 inch, pag hinati mo ito sa dalawa, ito ngayon 1, 2. Ano itong linya na to? Kasi hahatiin mo sa gitna. Ito ngayon yung 1 half inch ng sa metro. Kumbaga dito, kung mapapansin nyo, itong 1 inch na to, itong gitna na to, 1 half yan yung pinakamahabang guhit. Ito rin yon.
Ngayon, kung itong 1/2 inch, hinati mo ulito sa gitna, ano mangyayari doon? Kung dadagdag ka uli ng another 2 na lines, ito yun, 1, 2. Maging ilan na yung linya natin ngayon? Maging 4 na, 1, 2, 3, 4. So ano itong linya na to? Ito yung unang linya na to, ito ngayon yung 1 over 4, 1/4. Kasi mayroon siyang 4 na linya, 1, 2, 3, 4. Ngayon, ano itong linya na to? Pwede siyang tawagin din na 2 over 4. Dito naman, kasi pangatlong linya to sa yung paghahinati natin sa 4, ito ngayon yung 3 over 4, at ito ngayon yung pang-apat na linya, ito ngayon yung 4 over 4 is equal to 1 inch. So ngayon, itong 1/4 na to, itong 4 na linya, pag nagdagdag ka uli, hatiin mo uli yan sa bawat gitna, ano mangyari dyan? Kung magdadagdag ka uli ng 4, ano ngayon ito? Ito ngayon yung 1 over 8. Kasi 8 linya na ngayon yan, kasi mula sa 4, nagdagdag ka uli ng 4, ito yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kung ito yung 1 over 8, ano ngayon ito? Ito ngayon yung 2 over 8, 3 over 8, 4 over 8, 5 over 8, 6 over 8, 7 over 8, at ito ngayon yung 8 over 8 is equal to 1 inch pa rin. Ngayon, mayroon ka ng 8 guhit na to, pag hinati mo uli sa gitna yung bawat ito, ano mangyayari dyan? Kumbaga magdadagdag ka uli ng 8 kasi hahatiin mo siya. Ito ngayon yung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon pag binilang mo ngayon lahat yan, ilan ang magiging total na line natin? Magiging 16 kasi yung mula yung 8, nagdagdag ka uli ng 8, magiging 16. Kaya itong line, unang line na to ay 1 over 16. Ang sumunod na line, 2 over 16. Ito ngayon yung 3 over 16. Ito ngayon yung 4 over 16. 5 over 16. 6 over 16. 7 over 16. Ito ngayon 8 over 16. Ito ngayon yung 9 over 16. Tapos ito ngayon yung 10 over 16. Ito ngayon 11 over 16. 12 over 16. 13 over 16, 14 over 16, ito ngayon yung 15 over 16, at ito ngayon yung 16 over 16 is equal to 1 inch pa rin. Ngayon, yung 16 na to, pag hinati mo uli yan sa bawat sa gitna, kumbaga, hahatiin mo uli yan, magdadagdag ka uli ng 16. So, mangyayari dyan, magiging 32 na ngayon. Ito ngayon yung mga line na to, pag nagdagdag ka uli ng 16. Pag binilang mo lahat yan, 32 yan. So, ang unang line na to, ito ngayon 1 over 32. Ang sumunod na line is 2 over 32. Ang sumunod, ang pangatlo, ito 3 over 32. 4 over 32. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, sa kalahati ay 16 plus 16 is 32. Hindi ko na isusulat lahat kasi baka maubos yung oras natin. Basta tatandaan nyo, itong maliliit na to, ito yung hinati siya ng 32. Kaya ang tatandaan nyo lang lagi dito, itong 2, 4, 8, 16, tsaka 32. Ibig sabihin, ito yung 1 half, 1 fourth, 1 eighth, 1 16, at tsaka 1 32. Pero ngayon, nagtataka kayo, bakit mayroong sa isang line, maraming values. Tulad nito, 1 half, may 2 fourth, mayroong 4 eighth, may 8 16. Ganito kasi yan. Itong 2 fourth, 4 eighth, 8 16, walang mali dyan, pwede mo siyang gamitin. Kaso nga lang, dahil nga even number siya, ibig sabihin, pwede mo pa siyang isimplify, pwede mo siyang paliitin. Ang kakalabasan niya, pag nagsimplify mo siya, 1 half pa rin. Ngayon, itong 2 over 4 at 4 over 8, dahil nga mga even number. Ano ba ang mga even numbers? Ang even numbers ay, ito yung 2, 4, 8, or 6, sorry, may 6 ito, 10. Yung mga 2, 4, 6, 8, 10, iyon yung mga even number. Ang odd numbers naman, ito yung 1, 3, 5, at saka 7. Yung mga hindi siya divisible by 2. Ibig sabihin, hindi siya, pwede mo i-divide ng 2, yun yung mga odd number. Tulad nito,
ito ngayon add number na siya kasi hindi siya pwedeng i-divide na. Kaya hindi na siya pwedeng i-simplify. Katulad nito, pwedeng pa siyang i-simplify. Kito kalabasan niyan, pag dinivide mo 'to ng 2, ang kakalabasan niyan ay 1. Pag dinivide mo yung 4 sa 2, ang kakalabasan niyan ay 2. Kaya ang kakalabasan niyan ay 1/2 pa rin. Parehas pa rin siya. Ito rin, pag kinuha natin ito, dinivide natin ito sa 2, ang kakalabasan niyan ay 2. Pag dinivide natin ito sa 2, ang kakalabasan niyan ay 4. Ang kakalabasan niyan ay 2 over 4. Ngayon itong 2 at saka 4 ay masisimplify mo pa rin. Pwede mo pa siyang i-divide sa 2. Ang kakalabasan niyan ay 1 over 2. So ganun pa rin. Kaya ito, kahit hindi ka marunong mag-simplify, kung hindi mo kabisado yung pag-simplify na yan, pag alam mo yung mga line na to, 1/2, 1/4, 1/8, hindi ka na maliligaw. Bigyan ko kayo ng example. Kunwari, magsusukat tayo ngayon. Susukatin natin ito kung gano'ng kahaba. Yan. Mula dito, nandito siya ngayon. Diba kanina, itong pinakamaliit na line na to, ito yung 32. Ito yon. Ngayon, alam natin na ito ay 16. Kasi kung buo 32, 16 ito, dito ka na magbilang. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ito. So, ibig sabihin, 23 ito over 32. Kung mapapansin mo yung 23 is odd number, hindi mo siya masisimplify. So, ito na mismo yung sagot. Or pwede mo siyang sabihin na dahil nga malapit ito sa 5/8 at yung bawat distance na to ay 1 over 32. Kumbaga, lagi yung tatandaan, kagaya ng kaya nabanggit ko itong 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, tsaka 1/32, bawat isang guhit na to, itong distance na to, ang measurement niyan is 1 over 32. Bawat lapad na to ay 1/16, 1/8, 1/4, 1/2. So, ibig sabihin, kung 5 over 8 ito, mayroon kang guhit pa na tatlo, 1, 2, 3. So, pwede mong sabihin na 5/8 and 3 over 32 kasi tatlong guhit ito mula dito 1, 2, 3. Or pwede mong sabihin na dahil sa 1/2 ito, tapos bawat guhit na yan ay 1 over 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede mong sabihin na 1/2 and 7, 32. Kung halimbawa, nandito itong sinusukatan mo, pwede mo siyang sabihin na 1/2 and diba bawat distance na to, 1 over 16 yan. Ito yun, 1 over 16. Pwede mong sabihin na 1/2 and 1, 2, 2 over 16. At pwede mong sabihin na 1/2 and 1/8. Kasi diba yung distance na to ay 1/8 ito. Kumbaga mula rito, bawat ito is 1/8 yan, 1/8, 1/8. Kaya pwedeng 1/2 and 1/8. Para mas lalong hindi nyo makalimutan, tandaan nyo itong triangle na to. 1/2, ito yung mga major 3/4, 7/8, 15 over 16. At yung last na guhit na to, di ba 32 ito? So, ibig sabihin ito, 31 over 32. So, yan lang yung tatandaan nyo na triangle na to. Kung nag-fold naman yung susukatan mo dito, pwede mong sabihin 15 over 16. Or pwede mong sabihin dahil malapit sa 3/4 or sa 7/8, kung sa 3/4. Kung sa 3/4, sa bawat distance na to ay 1/16, 1/16, 1/16. So, 1, 2, 3. Pwede mong sabihin 3/4 and 3/16. Kung titignan natin sa metro, ito yung 1/2, yung pinakamahaba, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, tsaka 1 over 32. Sa kabila naman is 1/2, ito ang 3/4, 7/8, 15 over 16, at tsaka yung 31 over 32. So ito yung triangle na sinasabi ko. Ngayon, para hindi kayo malito, kasi may mga metro na hindi ito nakalagay, itong mga maliliit na guhit. May mga metro na 16 lang yung mababasa yung mga lines. Huwag kayong malilito. Kasi pagitan itong bawat line na to, kung ito yung 16 na piraso, sa bawat pagitan yan, kumbaga na fold sa kalahati, alam na natin yan, 1 over 32 yan. So ganun lang yung pagbasa ng English system or imperial system. At isa pang tatandaan nyo, pag nakita nyo itong symbol na to na parang dalawang guhit, ito yung quotation mark, ang symbol na yan ay inches pag nakita mo na yan. Pag foot naman or feet, makikita nyo apostrophe na to, isa lang yung guhit niya. Foot yan. At saka yung equivalent ng ang 1 foot ay 12 inches. Kung sa metro, sa bawat 12 pulgada or 12 inches ay 1 foot. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon yung metric system. Kung makikita nyo, itong nasa baba ngayon, ito ngayon yung metric system. Ito yung centimeter. Sa bawat
distance na to, 14, 15, 16, 1 centimeter yan. Yung mga maliliit na guhit na yan, yan ay millimeters. Bawat isang guhit dyan ay 1 millimeter. Palakihin ko lang siya. Sabi ko kanina, yung 1 centimeter ay equivalent to 10 millimeters. Isusulat ko lang, 1 centimeter is equivalent to 10 millimeters. Tapos, kung makikita nyo, kung i-move ko lang dito, kung 90 centimeter ito, at kung 100 centimeter ito, 1 equivalent niyan ay 1 meter. Ibig sabihin, bawat isang metro or 1 meter is equivalent to 100 centimeters. So, meron siyang 1 meter is equal to 100 centimeter or 1 meter equivalent to 1,000 millimeters. Bakit naging 1,000? Kasi diba sa bawat 1 centimeter ay 10 millimeters, kung 10 times 100 is 1,000. So every 1,000 millimeters or every 100 centimeter is equivalent to 1 meter. Subukan natin magsukat. Halimbawa, kung mara, sinusukatan natin ito. Kung susukatan natin ito, nag-fall siya sa 29. Ang pagbasa niyan ay 29 centimeter or 0.29 meters. Bakit 0.29? Kasi yung 29 centimeter, pag dinivide mo sa 100, ay magiging 0.29. Ngayon kung halimbawa, yung susukatan mo ay lumagpas ng konti, dito, lumagpas siya ng mga tatlong guhit dyan sa mga maliliit. So, ang basa naman niyan ay 29.3 centimeter or 0.293 or 0.293 meters. Or kung millimeters naman ang babasahin natin, 293 millimeters. Kasi kung i-add mo lahat yung lahat ng 10, 10, 10 na yan hanggang sa 29. So 29 times 10 is 290 plus 3. So 293 millimeters. Ganun lang ang pagbasa ng metric system. Mas madali siya kaysa sa English system. So paano? Tulad ng dati, next time uli. Kung sa palagay nyo nakapagbigay ako sa inyo ng information, please like, tsaka pa-share na lang din. Kung bago ka pa lang sa channel na to, pa-subscribe na lang din at tsaka i-hit mo na lang din yung bell notification below para ma-notify kayo pag may bagong upload next time. Follow na lang din ng FB page natin. So paano? God bless at tsaka ingat lagi!